Ayan, good morning pong muli. Nandito ko nung muli sa May Arroceros Forest Park. Kasi mag-a-update ako ngayon kung ano na ba yung development dito dahil patuloy silang gumagawa yung mga instruction worker na nandito dito. Patuloy nilang tinatapos yung kanilang mga trabaho dahil nalalapit na po yung pagbubukas nitong Arroceros Forest Park. For sure, ito po ay bukas na ng February 14. So, expect po natin na tayo ay mag-e-enjoy dito pag nakita natin dahil ito na lang yung natitira. Ito po yung opisina ng DEX, Department of Education. So, ito po yon. Tapos, ito yung sila, kuya. Ayun, lahat po sila ay busy-busy ng pagtatrabaho ngayon. So, ang ginagawa nila ngayon ay itong drainage. Ayan. Tapos yung iba naman, yung flooring ang ginagawa nila. Inaayos nila mabuti yung flooring. Ayan. Busy-busy sila. So, ito po yung ating makikita dito sa, dito sa harap ng Department of Education. Ito yung DepEd. Ito yung harap na, ayan, meron na rin mga upuan. Dating walang upuan ito. Ngayon, ayan, pati ito ay, pati ito ay naging, parang pasyalan na rin, park na rin to. Dati ito, maraming mga teachers pagka dito sila nag-i-standby. Pagka yung meron silang mga okasyon, dito nag-i-stay sila sa lugar na ito. Ayan. Ang ganda rito ngayon at ang presko po. Ayan, maraming mga ibon kasi yung huni ng ibon dinig na dinig ko. Talagang maraming ibon dito at preskong presko talaga. Kaya po ito pagka talagang binuksan, talagang masisiyahan ng mga tao. Ito oh, itong puno na to, ang laki, puro ugat. Ayan, so pasok na po tayo dun sa loob at papakita ko muli sa inyo yung pinakaloob nitong Arroceros. Kung ano na ba yung mga development na nangyari dito yung kung ano na yung mga bago. Kasi patuloy silang gumagawa at napakalapit na. Malapit na po itong buksan para sa publiko. So, halika po, puntahan na natin. Kung dito po kayo manggagaling sa May DepEd, ito yung pinaka-gate. Pero, ayan, so bali ang magiging gate nito ay apat. Nitong Arroceros Forest Park. Isa rito, isa dun sa kabila. Tapos meron pang dalawa dun sa kabila. Tapos yung isang gate ay papunta dun sa sa Esplanade. So yung Esplanade pagka po nabuksan yun, napakaganda rin. Kasi talagang makikita natin yung ilog Pasig, kaya napakaganda nun. Kaya, so ngayon nakatakip pa lang kaya hindi natin makita yung talagang kagandahan ng ilog Pasig. Opo. Kuya, yan po, hindi nyo sisimentuhan. Hindi na po, ma'am. Ayun. Ayun. Mm-mm. So, kung uulan, may absorb lang nung lupa. Ayun. Yun ang kagandahan nito, no? Mm-mm. So, ayan po, mga kababayan. Yun nga, tama nga yung sabi ko. Kahit dati kasi nung nag-update ako, yan nga ang sinasabi ko, hindi sinisimentuhan. So, ayan, nakita natin ang actual na hindi sinisimentuhan. Bali, buhangin lang para mapantay. Ayan, pinapantay maigi. Tapos, tsaka lang nilalagyan ng ano ba tawag dito, kuya? Bricks. O, yun, bricks. So, ayan po. Bali, ito, sir, ito sa kuryente? Apo, electrical po. Papunta roon. O, siya. Salamat po, mga kuya. Thank you. So, ayan po, nakita po natin ngayon na bricks talaga yon at ibinabaon lang nila doon sa may buhangin. Ang purpose kasi noon para yung tubig, pag umuulan, i-absorb lang ng lupa. At the same time, yung wire na katulad noon ay pupwedeng tanggalin lang yung mga bricks kung meron mga repairs na kakailanganin. So, ayan. Tapos, eto, nakita nyo ulit, ito elevated. Nung nakaraang nag-update ako, wala pa itong lugar na ito. Close pa kasi ginagawa pang kasalukuyan. Pero ang ganda kasi talagang naka-elevate yung pathways. Ayan. Kaya naka-elevate yan kasi para maiwasang mayapakan yung mga lupa. At the same time, huwag magputik. Tapos yung tubig, tuloy-tuloy lang. Hindi siya mai-stack. So, yan po. Kaya ang ganda kasi talagang naka-elevate siya.
Hindi natin, kung tayo mamamasyal, alam lang natin kung saan tayo tutungtong. Hindi natin matutungtungan, mapapangalagaan yung mga halaman na nandoon sa mga gilid, mapapangalagaan. At ang isa pa, ayan, dahil nga naka-elevate siya, makikita natin na iniwasan talaga yung mga ano, yung mga halaman, tsaka yung mga puno para hindi siya maputol. Ayun, ang dami. Kumbaga talagang makikita yung palikuli ko. Pero at the same time, makaka-ano tayo dun sa loob, makaka-penetrate tayo sa loob. Makikita natin kung ano ba yung nando dun sa loob niya. So ang ganda talaga nitong forest park. Yan, kaya talagang aabang-abangan, kaabang-abang talaga itong forest park na to pagka nabuksan. So ayan po, hanggang sa ngayon inaano pa rin to, inaayos pa rin. Kaya kung papasok kami dito, kung maglalakad kami ulit, tatanggalin namin yung sapatos namin. Nakamedyas lang kami, kaya hindi na ako makapasok kasi magtatanggal na naman ako ng sapatos. Ayun, pero makikita nyo, ang ganda o. Oh. Diba? Kasi tuloy-tuloy, kumbaga para siyang tuloy na maliit. Pathways. So ito po mga kababayan, itong pathways, lalagyan nila, nilalagyan na nila ng ilaw. Ito o, oh, LED, yung nilalagay nila. So ito po pagka talagang natapos, maganda. Kasi yung lahat ng gilid, merong ilaw na LED. Kaya maganda siya. So hindi ito magiging madilim, kundi talagang maganda. Maganda talaga kasi bawat gilid, ayun o, lahat-lahat ng gilid lalagyan na ng ilaw. Kaya talagang ito medyo matagal dahil medyo mabusisi yung ginagawa nila. Bawat detalye, nilalagyan nila ng ilaw, pinagagandalin ang lahat. Ayan, hanggang dyan, ang daming mga halaman. Hindi lang po ako makapasok dito sa loob, dito, hindi ako makayapa kasi ginagawa nila, inaayos pa, nililinis. Ayun si Kuya hanggang doon, nag-ano sila oh. Batawag diyan. Nagdidilig ng halaman. May nagdidilig doon tapos merong mga gumagawa ng kuryente doon sa loob-loob. Ayan. So yan po yung may pakikita ko, pero ang ganda talaga rito. Puro puno oh. Ang dami, talagang napaka-presko po dito sa lugar na to. Ayan. So ayun po yung ano, bali ito yung gate ng DepEd, yung lugar na yan. Kita nyo yung lugar, ang ganda. Diba po mga kababayan, ganyan kaganda itong ano to, itong Arroceros Quarry Park. Hanggang dito, so ayun po yung ano, yung pinakalabas nung ano, nung Arroceros Forest Park, yung pinakagate, ayun siya. So ayan, ang daming halaman. Ayan, tapos ayan, sila Kuya nagsisimento pa rin. Patuloy yung kanilang paggagawa, yung tinatapos nila. Inaapura na itong forest park. O yung isang entrance nitong forest park. Kung manggagaling kayo dito sa ano, dito sa Metropolitan Theater. Ayan, so ito po ay tinatapos. Ayan o, yung mga poste, tinatapos nila, inaayos silang mabuti. Pinipinturahan yung bawat poste at nilagyan na ng mga ilaw. Ito naman sila, naglalagay ng halaman dito sa ano, dito sa wall garden, sa may ilalim ng poste ng ano, ng LRT. Nilalagyan na nila. Ganda ng wall, oh. Ganda na.
So ngayon dinadagdagan na yan dahil po nung nakaraan yung update ko, wala pa itong mga halaman na to. Wala pa yan. Nilalagyan nila na ng halaman. So talagang expect na natin na malapit nang matapos itong Roseros Forest Park. Ganda oh. Liliit ng mga bulaklak pero ang ganda. Cute naman itong mga halaman na to. So ito po yung CR. Ayan. Tapos ayun, kinikinis na nila ngayon yung pinaka-fountain. So ito po yung Metropolitan Theater. Ayan. Tapos doon naman yung Aroseros na LRT station. Doon sa lugar na yon, Metropolitan Theater. Tapos sa banda ron sa labas, nandoon ang Loton. At dito sa gilid na ito, dyan sa may tagilira na yan, nandiyan ang Quezon Bridge. Yung papunta na ng doon sa lugar na yun. Doon yung papunta sa ano, sa Quiaco. Ito, mukhang malinis na. Nililinis nila itong lugar na to. Kasi ang ganda o pagka yung kulay dulaw. Tapos malinis na. Ang ganda ng tignan. Ayun, naayos pa rin. So expect natin talagang ito malapit na malapit na. Konting-konti na lang ang hihintayin natin at magbubukas na. Ayun, mayroong ilaw doon sa loob. Mayroong mga tubo, mayroong mga ilaw. Ganda na naman 'to. Isang magandang attraction na naman 'to para sa Maynila dito po sa May Aroseros. Kung pupunta po kayo rito, kung gusto ninyong mapuntahan ito, pag ito ay nag-open, ang gagawin nyo lang po, pinakamadali nyan, dito sa may LRT station, bababaan ninyo ay Central Station. So, bababa ko yun ang Central Station doon at konting lakad na lang, papunta rito sa Aroseros Forest Park. At kung kayo naman po ay mag-jeep, bababa lang po kayo ng City Hall. Pagbaba nyo ng City Hall, maglalakad lang kayo ng ilalim ng LRT station, makakarating na po kayo rito. So ayan, ito po yung isang gate pa papasok dun sa loob. Ito naman parang coffee shop po yata ang gagawin dyan sa lugar na yan. So hanggang dito na lang po ang update ko rito sa Aroseros Forest Park, at sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!